Welcome po ulit sa DIY Crafts and Restoration. Sa video ng ito, share ko lang po kung paano ang aking quick fix sa hindi gumaganang rewind, pass forward at auto eject ng tape mechanism ng ating mga KP500. Paalala lang po na ito ay paraan lang if walang available na rubber wheel sa reels ng mga play, pass forward at rewind. Ang hack na ito ay para lang sa nanigas na na rubber sa mga reels. Ang pinakamabisang paraan pa rin para gumana ang pass forward, rewind at auto eject ay dapat mapalitan na ang mga nanigas ng rubber wheel at pati na ang pins roller. Panoorin na lang po ang full video para sa mga iba pang detalye. Ito yung tape player mechanism. Inihiwalay ko na sa chassis. Gagawin po muna ang initial test kung gumagana ang auto eject, pass forward at rewind. The play okay naman. Pass forward okay naman. Rewind ayaw. Forward muna natin hanggang dumating sa dulo ng tape para matest sa auto eject. Ayan, nasa dulo na ng tape. Isaksak ulit ang tape para sa auto eject test. Auto eject, hindi rin gumagana. Ito yung walang laman na dulo ng tape. Ibig sabihin, nasa dulo na talaga ng tape. Dapat pagsaksak pa lang, ay ilalabas na ang tape if buo ang auto-eject niya. Wala talagang auto-eject. Ito yung maliit na plastic lever na nagtitrigger sa auto-eject. Ayan, confirm, di talaga nagana ang auto-eject. Wala ring rewind. Pero gumagana ang pass forward at gumagana rin ang play ng tape. Tanggalin ko muna ang mga connection sa audio wire para masilip natin maigi. Ito ang plastic na nagtitrigger sa release lock. Pag tumigil na ng ikot ng tape, itong plastic arm naman na ito ay sensor kung may tension or nabanat na ang tape ribbon. Itinutulak niya ang magnetic tape papasok. Pag tumigil ang tape at magkaroon ng tension
o nabanat ang tape ribbon, tutulak ng tape ribbon ang sensor palabas. Nabanat yun para ito ay palabas yan, darabas yan. Nabanat yan, i-eject. Pag nilabas yan, pag inangat mo yan. Ang pressure sensor arm naman ay itutulak naman ang lever na magti-trigger para i-release ang eject lock. Dapat malakas ang ikot ng tape play reel na ito para mabanat niya ang tape ribbon at magkaroon ng tension para may tulak ng tape ang pressure sensor at matrigger at ma-unlock ang eject mechanism. Kakalasin ko muna ang saksakan ng tape at ang pins roller para makita natin ang mga parts ng play, pass forward, rewind at ang eject mechanism. Okay, ito na yung brass pulley nagpapaikot sa play forward reel. Itong nasa kaliwa naman ay ang rewind reel. Dahil sa kalumaan ng mga rubber wheels sa mga reels ay tumitigas na at dumudulas na. Ang dalawang plastic rollers na may gears na ito ay ang pass forward at rewind roller gears. Pag engage ng rewind, iikutin niya ang rewind reel. Pag engage naman ng forward, iikutin niya ang pass forward reel. Ayan na yung lever na nagtitrigger at mag-unlock sa auto-eject mechanism. Ito yung auto-eject mechanism na mag-activate pag nabanat na ang tape ribbon. Tanggalin ko na ang mga drive pulley, ang pass forward at rewind rollers at ang lever trigger. Pag natanggal ng mga ito, ipapakita ko kung paano ko ito napagana. Ito ang pass forward at rewind gear rollers. Lalagyan ko ang mga rollers ng heat shrink sleeve. Para medyo kumapal at kumagat para maikot ang mga guma sa pass forward at rewind rubber rails. Itong brass na drive pulley ay lalagyan ko rin ng heat shrink sleeve para kumapal din at kumagat para maikot ang play forward drill. Dito ko lalagyan ng sleeve sa shaft na ito. Ito naman lever para sa trigger na nagbubukas sa lock ng auto eject. Itong maliit na ito ang contact point. Sa kalumahan ay napupudpud din at nababaluktot dahil plastic lang ito. At dahil dito, hindi na ito gumagana. Para mapagana ay lalagyan ko siya ng sleeve. Ang gagamitin kong sleeve ay galing sa ink tube na walang laman ng ordinaryong ballpen. Pwede rin kahit anong plastic or metal tube na tama lang ang sukat at pagkabilog. Pero gagamit ako ng kapirasong putol nang wala ng laman na ink tube ng ballpen.
isasaksak lang ang pin sa tube para maging sleeve. Tapos lagyan ng super glue para hindi matanggal. Sa drive pulley naman ay gagamit ng shrinkable sleeve. Dito sa maliit na shop na ito na nagpapaikot sa guma sa prayer rail. Dito naman sa plastic fast forward at rewind rollers, gagamitan din ng shrinkable sleeve. Didikitan ito ng super glue para siguradong hindi matanggal. Ayan, naka-sleeve na ang mga parts. Ito yung pressure sensor lever arm trigger. Ang drive pulley. Ang gear rails. Ito naman ang pins roller. Bagong palit, nabili ko pa ito sa online. Install na ang saksakan ng tape para matesting na. Kabit ng power sa motor at mga audio wires. Fast forward and rewind test. Fast forward. Rewind. Isa pang fast forward at rewind test. Rewind. Fast forward. Auto eject test naman. Ito na yung blank portion at dulo ng tape ribbon. Rewind ko or fast forward ko ng konti para ma-play bago ang dulo ng mga ilang segundo.
torture auto-eject test naman. Okay, gana ang auto-eject.